Hi, welcome back. Yun na, pag-usapan natin ngayon, we talk about the habits, right? Forming habits. So, reminder lang, itong mga habits na to na natutunan ko sa kaibigan kong mayaman ay isang mga habit na kailangan mong simulan mo na siyang gawin ngayon dahil hindi siya, kung gusto mo siyang gawin ngayon, bukas meron ka na nito. It takes time. Sabi nga, yung iba, they form habits in 21 days. Yung bang paulit-ulit mo siyang ginagawa, kung lagi mo siyang ginagawa, magiging habit mo na siya. For example, kung gusto mong pumayat, try to, yun, to wake up early, 1 hour early sa usual day mong ginagawa. At in 21 days mong ginagawa yan, hahanapin na yan ang katawan mo. So, hindi mo na kailangan mag... Yung first day talaga mahirap, but when you get make it a habit, hindi na, effortless na siya. Pag gising mo, alam na kung saan ang ano yung mong gagawin, okay? So, we already talk about the first one is the being proactive. Being proactive, focus on the solution, and the reactive people are focusing on the problem. They're always nakapokus ng kung ano yung problema. Pero makikita mo yung proactive na tao, lagi na lang silang merong solusyon. Okay? So, try to be proactive. So, next, we got the begin with an end in mind. So, dapat ngayon pa lang, maliwanag na daw sa atin kung ano ba yung mga goals na gusto natin gawin. Para siyang isang track race na dapat alam mo kung saan ang finish line. Para yun yung means mong goal mo at makagawa ka ng paraan para makarating doon ng mas mabilis at mas effective, but always enjoy the journey. So now, we'll talk about the third habit. It's about put things first. Ano yung put things first? Unahin mo daw yung mga bagay that you have to prioritize things. Sabi ng kaibigan ko mayaman, dapat matuto tayong malaman kung paano mag-allocate ng time. Paano mag-allocate ng time is, ano ba yung mga dapat mong unahin? So, ang time management, kailangan ko na ba itong gawin? Ito ba urgent? Or ito ba importante? Anong unahin mong gawin? So, pwede mong may mga bagay na pwede mong gawin muna yung mga urgent bago yung mga importante. Okay? So ngayon, balikan ko na dapat meron na tayong vision board, meron na tayong goal kung anong gusto nating marating. Sa pag-achieve mo na ng goals na 'yan, sabi ko nga talagang may mga struggles, may mga obstacles ka bago mo makuha 'yon. Hindi siya basta-basta. Ngayon pa lang kailangan matuto ka ng mag-sacrifice ng mga ilang mga bagay para ma-achieve mo yon. Ano yung mga dapat na i-sacrifice? I-sacrifice mo yung mga bagay katulad ng katamaran. Tulad ng spending so much time on social media. Okay? So, para doon TV, mag-sacrifice ka ng mga ilang oras para doon, para makagawa ka sa form ng habit. Or ng habit or ng, kunwari, gusto mong mag- simula na to form a skill. So, mag-spend time ka, mag-sacrifice ka ng ilang mga bagay. Dapat lagi mong iisipin kung ano yung ginagawa mo ngayon, may connection ba siya para sa gusto mong marating. Halimbawa, gusto mong maging police, di ba? Or gusto mong maging manager. Ngayon pa lang, pag-act ka na para kang manager, ano ba yung ibig ko sabihin doon? Pag tinatanggap mo kasi, dapat i-feel mo na, tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay isa ng manager. Paano ba ngayon, titignan mo ngayon, ano bang ginagawa ng mga manager? Dapat, doon sa mga learnings na naituro ko sa iyo, dapat i-apply mo na yon. Ang mga manager, they are not the one who's telling you na, ito, gawin mo to. Hindi yon. It's not the kind of manager ang binabanggit ko. They're the kind of leaders na sila yung maagang pumasok, sila yung inspiration, sila yung the act coaches, sila yung cheerleader, sila yung mga taong
kapag mayroong problema, gumagawa sila ng solusyon at hindi sila naninisi ng ibang tao, kundi they're taking up their responsibility, na responsibility nila yon. So, kung gusto mo maging manager, halimbawa, ng maging manager, mag-aka na parang manager. Dapat damahin mo na yon para it will form a lot of habits para pag dumating ka na sa punto na yon, pwede ka na. Parang yung ginagawa natin, kung gusto mong maging mayaman, mag-aka ng parang mayaman. Diba? Ang mga mayaman, mga nasabi ko na, dapat yon, may mga kailangan i-sacrifice. Hindi ka na, ikaw ay hindi na simpleng tao ngayon, ikaw ay gumagawa na tayo ng bagong habit, ng bagong version para maging isang bagong ikaw. Okay? So, kung may natutunan ka sa video na to, please like and subscribe, and you can share this video sa mga friends mo na, or kamag-anak mo na gusto mong matutunan, gusto mong ma-share ang knowledge na to, at mag-start ng mag-isip at mag-act na parang mayaman.